Ano nga ba ang kaibahan ng monthly pension sa lump sum amount at sa 18 months lump sum benefit dito sa SSS retirement? And by the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, pag-usapan na natin yung tanong tungkol sa pension or retirement benefit sa SSS. May nagtatanong kasi kung ano ba yung lump sum amount, may makukuha pa bang pera after makuha to? And ano naman yung monthly pension? Kasi sabi daw lifetime cash benefit. Totoo ba ito? So dito sa SSS retirement, para nga naman maging pensionado, kailangan mong malaman kung enough na ba yung naging hulog mo sa SSS. Yung lump sum amount, ito lang ang pwedeng ibigay sa'yo kung sakaling hindi ka nakamit or hindi ka nakapaghulog ng 120 monthly contributions. Sa SSS kasi, hindi mo pwedeng bayaran yung mga nakalipas na taon na hindi mo nahulugan. So kung ano lang yung kasalukuyang taon, let's say 2023 ngayon, ang pwede mo lang hulugan is for the 2023 period din. At kung ngayon ka na magsi 60 years old or 65 years old and dapat mag-retire ka na, kaso hindi mo nga na-meet 120 na hulog, hindi ka na pasok sa monthly pension, ito na lang talaga yung option mo. At paano ba malalaman kung enough na ba yung number of hulog mo? Kapag nag-login ka sa SSS mobile app, malalaman agad dito yung contribution. Nakalagay dito, nakapag 120 na, pwede ka nang maging pensyonado. Or kung wala kayong online account sa SSS, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at magtanong kung nakailang hulog na ba kayo. Ngayon, yung pangalawang type naman ng contribution or ng benefit pala sa SSS is yung tinatawag na monthly pension or yung lifetime habang buhay na makakuha ng cash or nung buwa ng benepisyo mula sa SSS. Dito na magiging pasok yung 18 months. Kasi ang mangyayari is, sa unang buwan mo kapag pensyonado ka na, may option ka na kunin muna or i-advance yung 18 months na lump sum. Dito nagkakaroon ng confusion na kasi dalawa yung lump sum na narinig natin. Yung una is kapag less than 120, kapag naman more than 120 ka nakahulog, or kahit 120 sakto, entitled ka na for 18 months pension, and then after mong makuha yung 18 months pension, pag natapos mo na to, yung panglabingsyam na buwan or on the 19th month, may makukuha ka ulit na buwan ng pension. At yung part na yon is hindi na pwedeng ulit i-advance ng another 18 months. Isang beses lang pwede mag-advance ng 18 months. And dito sa 18 months, hindi pa kasama dito yung 13th month. And also, may discount to. O ibig sabihin, hindi saktong 18 months talaga yung makukuha mo. May bawas siya, depende na rin sa SSS kung magkano yung ibabawas nila. So yun yung kaibahan. And kung may question kayo na mas maganda pala kung nabuo ko na lang yung 120 na hulog para nga naman may ma-advance ako na 18 months. And then, the rest of the months habang nabubuhay ako, meron akong monthly pension, hindi katulad ng lump sum amount na isang beses lang ako bibigyan, tapos wala na, hindi na ako makakuha ng kahit na anong benepisyo mula sa SSS. So kung ganun yung gusto ninyo na gusto nyo maging monthly pension, katulad na pinakita ko dito, bibigyan kasi kayo ng opportunity or pagkakataon ng SSS na magtuloy-tuloy sa paghuhulog. Tatanungin nyo sila kung ilang buwan pa ba o ilang hulog pa ba ang kailangan kong gawin para maging monthly pensionado na ako. At from there, kapag nga nabuo nyo na yung 120 months, entitled na kayo sa monthly pension na pwede nyong i-advance yung first 18 months and makakuha pa rin kayo on the 19th month and sa mga kasunod pa na buwan. So, sino-sino naman ang makakakuha ng pension na to? Pwede bang 60 years old, pwede na ako makakuha agad, o kailangan ba talaga 65 years old lang? Pag-usapan natin yan dito sa video naman sa baba. Pwede nyo nang i-click to at sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!